Magandang buhay sa lahat. Nagbabalik na naman si Inday, ang maestrang rakitera ng Valencia City, Bukidnon. Na to guys ay ibabahagi ko po sa inyo ang mga preparasyon na meron kami para sa pagsalubong sa taong 2021 at ano ba ang mga ritual at mga pampaswerteng meron po kami na kung saan a disclaimer lamang po, kung hindi po kayo naniniwala sa mga pampaswerte ay pwede nyo pong skip ang video ito. Ako po ay hindi po nagpro-promote na gumamit po tayong lahat kasi may iba't iba naman tayong paniniwala at nirerespeto ko po yan. Pero sa video pong ito ay masasabi ko talagang isang taon pa lamang akong nagsimulang gumamit ng mga pampaswerte at nung nakaraang 2020 kahit merong pandemic na ating hinaharap ay hindi naman gaanong napakahirap ng taong 2020 po sa amin pagdating po sa pera dahil na din sa mga pampaswerteng ginawa ko. So kung interesado ka sa video ito at bago ka lang sa channel ko, please consider liking, commenting at huwag kalimutan mag-subscribe po. Tara, simulan na natin. Ayan, may bubuyog na nakikisali. Naka-lotion kasi ako, guys. Ginamit ko yung padala na sister ko na Victoria's Secret. Siguro, nabanguhan siya sa akin kaya nakikisali sa ating video. So, tara at ipapakita ko po sa inyo ano ang mga ritual at pampaswerteng aming ginawa para sa pagsalubong ng bagong taon. So, ang una ko pong ibabahagi sa inyo, kung nakikita nyo dito sa likuran ko, yan po ang aming pintuan. So, may mga ampaw or angpaw po. Chinese lucky envelope po siya. Ayon po sa aking research na kinakailangan daw pag bagong taon, gumamit lamang tayo ng pulang ampaw or angpaw. Iwasan daw ang paggamit ng puti kasi ito ay para sa mga may patay. So, ito ay lucky envelope. So, para sa taon na ito, last year po, hindi ganito karami ang ampaw na aming ginamit dahil last year ko pa nga na-discovery. So, isa lang yung ampaw sa gitna last year tapos nag-cut na lang si Javi na mga red na cartolina. So, ano ba ang andito sa ating ampaw? Kung nakikita nyo, hugis, diamond po siya, guys. Ang sa gitna po ay nilagyan po namin ng mga wishes namin para sa taong ito. Tapos, yung nakapalibot naman ay nilagyan po namin ng pera. Bagong pera po, hindi ko na naipapakita sa inyo. So, ano pa, ayon din sa feng shui, kung gagamit daw tayo ng ampaw ay kung maaari ay huwag natin lagyan ng barya bilang respeto po sa ampaw. Maliban po sa ampaw guys, ay meron din kami ito, pabitin or pasabit against the light. Saglit lang ha. Ganito, lipat muna ako. Yan o, oh, kaliligo ko lang pero buntis na talaga, buntis na buntis. So, wait lang ha. So, ito guys, yung mga ampaw, yung nasa gitna, ito yung may mga wish at mga pangalan namin. May pabitin din ako, symbol of the metal ox, tapos pinya para pampaswerte. Yan, dito pa talaga yung bubuyog guys. Talagang gusto niya yung perfume at lotion ko. Tapos ito yung lucky bag na ginawa ko po. May luya po kami, bawang, tapos cotton, laurel, 7 na coins at mga seashells po. Ano ba ang sinisimbolo nito?
Yung luya po ay para po sa pa, diba yung luya, kung napapansin nyo, mabilis na siyang tumubo at dumami. At ang gayon din ang bawang or ahos sa Bisaya. Tapos ito naman yung shell. Kagaya din ng mga tahong at talaba, madali silang dumami. So yan. 7 na coins. Bakit hindi 12 in die? 7 kasi lucky 7. Yan ang ginamit namin. Tapos 12 na seashells. At laurel. Ang laurel po ay ito yung pinakauna ko po pampaswerte na ginamit last year. Na masasabi ko talagang effective siya para sa akin at sa aking pamilya, dahil mula na nilagyan ko ng laurel yung lalagyan namin ng pera, lalo na sa tindahan, ay sa awa ng Diyos ay wala naman kaming araw na hindi kami bumibenta or may benta. Gayun din sa mga wallet namin. So ito, yan ang pagkakalagay. Si Habi yung naglagay nito kasi tugas po tong door namin. Tugas. Napakatigas. So, yan po yung sa pintuan namin. Naman ay dumako tayo sa mga lucky plants na meron kami dito sa loob ng bahay. Ang iba dito ay hindi talaga siya lucky plants, pero dahil gusto ni Hubby, yung Hubby ko talaga yung nag-prepare nito lahat, guys, kasi nga pamahiin din. Pag buntis raw ay hindi daw magandang tanim ng tanim ng mga bulaklak or halaman. Wala namang mawawala kung tayo ay maniniwala, kaysa naman magsisisi tayo sa huli. So ito yung money plant namin. Nilagyan namin ng red na ribbon. Tapos yung mga gusto niya, mga gabi-gabi, at ewan ko ba kung anong tawag nito. At ito yung isang klase ng snake plant na maliban sa pampaswerteng bulaklak ay nakakatulong din ma-purify ang hangin. Meron kaming dalawang pot ng jade plant. Yan. Ang jade plant ay isa sa maswerteng bulaklak. Tapos ito yung violet butterfly ang tawag dito sa amin. Meron din kaming jade leaf, guys. Ito, snake plant pa rin pero ibang variety. Tapos yung pinaka sikat, yung lucky bamboo. Yan, dapat daw pag gagawa tayo nito, ako lang gumawa nito, hindi ko na binili kasi may tanim kami sa labas. Iwasan daw yung apat na pares. Yun ay sa bato ko tinanim, ito naman ay sa water. Yan, ayan, dito na naman yung bubuyog. At ito yung palm tree, bigay ng aking auntie, si Auntie Jane. Tapos, meron kaming patos, golden patos po. Yan. So, ito din yung isa. Nakahang, ayan. Maliban sa mga pampaswerte, guys, ay meron din kaming altar dito sa bahay. Kasi napakainam din na isipin natin na ang pampaswerte or lahat ng pamahiin ay hindi magiging epektibo kung wala ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. So kami po ay Catholic. Ayan po si Santo Niño. Sacred Heart, Holy Family po dun sa taas, tapos bulaklak. Meron kaming kandila, ito, yan, medyo natunaw na kasi every morning kaming tapos dito, rosary, at dito yung Bible, pero hindi ko pa nabalik kasi nagbasa ako last time. Tapos may tubig, guys, at ito yung isa sa pampaswerte din na meron kami. Yan. Bigas po ito. Bigas na may mga bulak or cotton. Tapos dahon ng laurel at yung bagong perang tinupi. Yan. From 1,000 to 20 pesos po.
dito ko nilagay sa altar kasi sabi nga nila, pag gagawa tayo ng pampaswerteng may pera, huwag ilalagay sa table kasi hindi daw yun maganda, lalo na yung table na kakainan natin. So, ito yung sa loob. Yan, ito lang po yung bahay namin. Napakasimple lang. More on mga bamboo. Yan. Ito. At dito naman sa side, ito yung mga ilan sa mga handa at the same time yung mga ibang pampaswerte din na meron kami. Ito yung 13 kinds of fruits, pero hindi talaga siya 13 kasi nabisi na si Inday sa mga racket last December. Yan. Natabunan ng grapes. Yan, yung mga prutas. Tapos yung sweets or candy or chocolate. Tapos saging daw para daw mas close yung family. Yung dalawang turutot ng anak ko, ito si, pasensya na guys sa maingay ang kapitbahay. Cinnamon, candle, full ito noon guys. Pero everyday kasi ako nagsisindi, kaya ito na lang ang naiwan. Ang bango nito, kiat-kiat, ito naman yung dahon ng laurel, ahos or bawang, tapos star anise at asin po sa ilalim. Yan, ang ingay na sasakyan ng kapitbahay, pasensya na. Tapos ito yung prosperity bowl namin. Paano ba siya or anong meron? Bigas. Tapos lutya or gabi, cotton para ang pagpasok ng swerte at pera ay magaan lang. Aluya, bawang at ahos. Tapos meron din kami isang jar ng mga coins ito. Yan. So ito, tapos yan lang para dito na side. Tapos meron din, hilig din ako guys, or mahilig din ako sa mga Buddha structure or figurine at mga elves or dwarf natin. Ayan. So ito lang. Tapos dito na side, meron kaming bagong bili ni Hubby na aquarium. Puno ito ng water, pero ngayon schedule niya kasi mag-change ng water para hindi ma-stress yung mga isda. Hindi niya muna nilipat, steady niya muna 30 minutes bago niya ilipat sa balde. Tapos i-drain yung water, tapos aalisin na niya mamaya. So ito, may aquarium at may mga isda. Tip din pala, kung tayo ay maglalagay na aquarium as pampaswerte, kinakailangan malinis ito guys. Lalo na yung tubig, kasi kung hindi daw siya nalilinis sa aquarium ay bad luck din ito. As dito naman ay meron na tayo mga calendar. Maigi guys, bago magpalit ang taon ay napalitan na natin ng calendar. At may pabitin din kami. Yan, dalawang calendar nga. Ito giveaway lang ng aking supplier, tong Chinese na calendar. Tapos ito yung sa co-op na member kami. Meron din kaming fortune plant, isa sa mga lucky plants dito sa main entrance ng bahay. Snake plant at snake at spider plant po. So ito po dito sa loob ng aming bahay. Tapos dumako tayo sa labas at ipapakita ko kung anong pampaswerte meron kami sa bungad ng aming pintuan. At ilalagay ko din dito guys yung mga iba't ibang handa na meron kami nung New Year. Hindi naman ganun kabongga, yun lang, mga bilog-bilog, malalagkit, tapos ano pa ba? Dapat may isda, may seafood, at hindi muna kami naghanda ng manok nung nakaraang New Year. So tara, punta tayo sa labas.
So ito guys, yung mga pabiti ni Inday sa labas. Ito dahon ng laurel pa rin, pinia, ayan. Tapos yung mga symbol ng ox, ayan, may koi at coins. Tapos ito pinia, may grapes din kami at luya. Tapos may windchime. Yan, pinapatunog ko ito every morning. Bago ako magbubukas ng bahay. So yan lamang guys para sa araw na to. Sana ay may natutunan kayo sa mga iba't ibang pampaswerte ni Inday. At let's wish for a better year this year po. Happy New Year everyone! Dada kayo na picture ang karoon kay nagkuhan ko sa basak pa. So ayan na guys, tapos na tayo sa maikling tour sa mga pampaswerte meron kami. Ayan no, ang dami ko ng pawis. Buntis na talaga si Inday Rakitera. So maraming salamat po guys. Sana naman ay meron kayong natutunan sa binahagi kong mga iilan sa mga ritual at pampaswerte. Maliban sa mga handa din at mga paglilinis sa bahay ay kami din ay nagsuot ng mga lucky colors like yellow, green, white at blue noong New Year. At kami din ay nagpaputok din ng fireworks. So kung nakita nyo sa clip na ilalagay ko or nalagay ko kanina, so sana nag-enjoy kayo sa ating maikling tour at pagbabahagi ng mga pampaswerte. At uulitin ko, ang mga pampaswerte at pamahiin at mga ritual guys ay gabay lamang sa ating pagsalubong para sa taong 2021. Kung hindi tayo magsisikap at hindi po tayo hindi natin papawalakasin ang pananampalataya sa Diyos ay
para sa akin ay wa-effect din. So, keep safe palagi at sa lahat ng mga wish na nasulat, o ayan na naman yung bubuyog. Nababanguhan talaga siya sa lotion ko at perfume na Victoria's Secret nabigay ng sister ko. So, maraming salamat sa pagsama ulit sa akin at pasensya na dahil medyo natagalan ang ating pag-upload ulit ng video. At nung holidays ay hindi tayo nakapag-active dahil ang dami ko talaga racket, guys. Hindi ko na lang binivlog kasi napaka-busy. Busy sa tindahan, nagtinda ako ng mga fruits, flowers at iba pa. So maraming salamat. More blessing po sa ating lahat. Good health at sana mawala na po ang hinaharap natin na pandemya ngayon. God bless po! Bye-bye!